Nagbabangayan pati ang hepe ng PNP sa Calabarzon na si Brigadier General Vicente Danao Jr. at si Talisay Vice Mayor Charlie Natanauan. Ang sabi ni Danao, kapag napahamak ang mga tiga-Talisay dahil sa katigasan ng ulo ni Natanauan, dapat itong ialay sa bulkan. Kuno-question kasi ni Natanauan ang basehan ng FIVOX sa mga pahayag at babala nito tungkol sa panganib ng bulkang Taal. Kumpara sa anyay karanasan ng mga nakasaksi ng mga nakaraang pagputok ng bulkan. Kung may malakas pa raw na pagsabog ayon kay Natanauan, payag naman daw siyang maging alay. Pero wag naman daw kung mahina na ito, katulad ng kanilang pagtantsa. My report, si Chino Gaston. Naging kontrobersyal si Talisay Vice Mayor Charlie Natanauan matapos niyang sabihin na opinion lang ni FIVOX Officer in Charge Renato Solidum ang basihan ng mga babalang inilalabas ng FIVOX kaugnay sa panganib ng mas malakas pang pagsabog ng Bulkang Taal. Ikinainis yan ng hepe ng Calabarzon PNP na si Brigadier General Vicente Danao Jr. Sabi ni Danao, kapag may nangyari sa mga taga-Talisay dahil sa katigasan ng ulo ni Natanauan, iaalay niya ang vice alcalde sa Bulkang Taal. Sa panayam ng programang Stand for Truth, sinagot yan ni Natanauan. Ay, sa akin may walang problema. Yun, ang akin, ay kung yan may puputok talaga ng mas malakas pati yan, o talaga sobrang lakas, ay pwede naman ako iaalay. Wala namang problema iaalay ako pagkakaroon talagang kalakas. Ay, pero kung mahina naman, ay hindi naman ako papayag na ako iaalay niya. Pwede ako magsakarapisyo. Tumigil lang ang putok ng bulkan. Paliwanag din Natanauan, hindi naman sa nagmamatigas siya ng ulo. Marami raw kasi ang labis na natroma sa mga babalang inilalabas ng FIVOX. Sabi niya, ang siyensya dapat daw ikumpara sa karanasan ng kanilang mga ninuno. Noong 1965, noong 1911, pumutok yan. Sabi ng magulang ko, yung itubig na yun ngayon, yung cracker, yung pinupuntahan ng mga turista. Opo. Yun po ang una, 1911 po yun. Yun po sumunod, hindi po nila nakikita, naroon po sa bandang malayo, ay wala pong tubig yun. Nag-produce po yun na maraming laba noong 1965. Nag-produce din po na malaking hukay. Eh ito naman pong 2020, wala naman pong pinroduce na hukay na malaki. Hindi rin po nag-produce, nakunti po yung laba. Kaya pag-aralan po natin mabuti ang ating mga sinasabi. Kasi yung sensya, hindi ko sila kinukontra. Pero yun nga, kumbaga sa Kuwan, ang samahin namin dahil para sa kapakanan ng mga tao. Pero ang FIVOX, pinanindigan ang kanilang siyensya. Hindi pa raw nawawala ang panganib ng mas malakas pang pagsabog, kaya hindi pa rin nila ibinababa ang alert level 4. Aminado naman si Danao na ang mga binitawang salita ay bunga lang ng matinding hamon na ilayo ang mga tao mula sa panganib ng bulkan. Siguro out of exasperation siguro. Eh, alam niyo po, I've been there since day one po eh. Okay, mabuti nga ngayon may boses na. Oh, kanina kagabi medyo kasi halos araw-araw po kami nandun. Okay, kahit sino po siguro magagalit. We've been doing our duty there to save lives. And yet you will be convincing others to magkasalungat po yan. Pero sakaling magmatigas pa rin daw ang vice alcalde, you will be the last priority to be evacuated. Huwag na po tayong mandamay ng ibang tao. Chino Gaston, GMA News.